at. Pagpalain kayo ng Bongbe Kapal. Manila! God first! Yo yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Desmiado po si Yormis Comorino at nakakapanggigil po talagang kanilang sistema diyan sa City of Manila, no? Dahil itong mga condominium na pinapagawa ni Yormis Comorino noon, yung San Sebastian Residence at saka yung Pedro L. Residence ay matagal na pong tapos at nakatingga 3 taon na po. Ano po kayang balak nila nito? Kailan po kaya ito ipamimigay nila? Eh, baka naman magagamit naman po ito sa mga pamumulitika po nila. Malay po natin, sa panahon ng eleksyon at may pamamahagi na po ito nila. So, anong ibig sabihin po nila? Kaya po, hindi po na po nakapagtiis ang ating butihing Yormis Comorino kasi naman po, siya yung nagpuyat nito, nag-import sa panahon niya noon na bungakala niya na pagbalik ni ate, pag-upo ni ate, ay siyang mamamahagi sa mga kondominium na ito. Pero bakit ngayon? Hanggang ngayon, 3 taon ang nakalipas, ay nakatingga pa rin ang ito at hindi pa rin ito napakinabangan ng mga Manilinyo. So, ito nga po ay hindi na po nakapagtiis ang ating butihing Yormis Comorino at may post po siya sa kanyang Facebook page patungkol po dito sa mga kondominium na ito na nakatingga laang. Grabe po siya. So, basahin po na itong post ni Yormis Comorino. Tapos na ang Pedro Hill Residence na ikalimang housing project ng Manila noong kasagsaga ng pandemya. Kailan kaya balak ipamimigay ito para mapakinabangan ng taong bayan? Ang Pedro Hill Residences ay isa sa mga in-city vertical housing na ating sinimulan noong tayo ay nagbigyan ng pagkakataong magiging alkalde ng City of Manila. Ika nga ni Yormis Comorino, 3 taon ang naghihintay ang mga Manilinyo sa bawat kaantala sa pamimigay nito ay pagkaantala rin sa mga pangarap ng bawat pamilyang naghihintay na magkaroon ng lisente at abot-kayang sariling tahanan. Nakakasama talaga ito ng loob dahil hindi biro po ang laging nagpuyat yung effort mo sa panunungkulan, halos hindi ka na nauwi sa bahay mo para lang sa mga proyektong ito para madali at agad-agad na mapabot sa mga residente ng City of Manila. Pero anong nangyari ngayon? Bakit po nila ito pinapatagal? Kahit sino naman po talaga ay makaramdam ng kainis at sama ng loob. Dahil ang buong akala talaga ni Yormis Comorino ay talagang susundin ang lahat ng mga nasimula ni Yormis Comorino. So, ano bang ibig sabihin nito ngayon? So, ibig sabihin nito, marami talagang mga utaw na gusto nang tumira sa mga kondominium na ito na pinapagawa ni Yormis Comorino. Pero bakit, ano ba ang talagang tunay na dahilan kung bakit hindi pa ito na ipamahagi sa mga residente? Yan po yung mga malaking katanungan sa ating sarili. Kung kailan po ba ito kanila ipamahagi? So, makapag-isip tayo, baka sa panahon na ng eleksyon, ipamahagi ito para dagdagpuin sa kanila. Pero, dense na po maniniwala yung mga batang Manilinyo dyan dahil alam nila kung sino po ang nagpatayo ng mga kondominium na ito. At bukod pa sa mga kundong ito, mayroon pa po isang kundo na hindi rin na ipamahagi. Yan po yung San Sebastian Residence. Napakagandang mga residence ito na dapat sana napakinabangan na ng taong bayan, pero ito pa rin, nakatiwangwang pa rin. Ika nga ni Yormis Comorino, opo, pabahay po ito ng gobyerno. Isa sa 5 nating condominium type housing project sa Manila, ang San Sebastian Residences sa Quiapo. Bilang isang squatter, alam at danas ko ang hirap na walang maayos na tirahan. Kaya noong naging alkalde ako, isa sa una nating tinugunan ang pagpapatayo ng mga dekalidad at abot-kayang in-city vertical housing. Opo, 3 na ang natapos at naipamigay sa libu-libong pamilya. Ang Tundominium 1, ang Tundominium 2 at Basiko Community. Kung ako ay palaring manalo at maging mayor ulit ng Manila, uunahin kong ipamigay ang daan-daang residential condo units ng napakagandang San Sebastian Residences. Ang pangarap ko, wala ng informal settlers sa lungsod ng Manila ay paunti-unti na nating nakakamit. May awa ang Diyos na way sama-sama natin
nating matupad ang mitiing ito. At maliban sa mga kondominium na hindi na ipamahagi ng kasalukuyang administrasyon, ay meron din pong Basiko Hospital na hanggang ngayon ay hindi pa rin po operated. So ano kaya ang kanilang ginagawa kung bakit hindi pa ito napagana na ito naman po ay talaga pakipakinabang ng mga tao at malaking tulong po ito sa kanilang pang-araw-araw. Kasi isa din po ito sa mga basic needs in our society is yung pabahay. Now where is na talagang gusto ng mga tao, kaya po ito ginawa ni Yormisco Moreno dahil napakamura po ito. Sa isang buwan, 2,000 lang po ito. At pagdating ng araw, kung sakali po namang ay talagang ginaginhawa ka na, nakaahong ka na sa kahirapan. For example, umabot ka na ng 20 years at gusto mo nang umalis para yung iba naman po mabigyang daan, ay makukuha mo po yung sa loob ng 20 years mong paghulugan, makukuha mo po yun, walang labis, walang kulang. Ganito po ito, napakaganda po itong layunin ni Yormisco Moreno. Pero iwan ko lang kung anong nangyari na ngayon, eh bakit hindi pa rin ito naipamahagi o naipamigay sa mga Manilinyo na grabe, napakaganda po ito. Napakalaking diferensya po ito. Kung ikaw po ay mangungupahan sa mga kondominyo, nako, baka abot doon ng 30 to 50,000 a month. But dito, napakaganda na standard pa lahat ng mga gamit sa loob. Ay talagang makakasabi kang wow na wow talaga si Yormisco Moreno. Pero ito nga ang nangyari ngayon, nakatinggal lang. So siguro, anong balak nila nito? Siguro, balak nila pamigay ito sa this coming election na para dagdag po wins po. Eh sino ba namang bubuto sa kanila? Eh paalis na po sila at talaga hindi na po talaga sila magbabalik dyan sa City of Manila. Paalala lang po, hindi po ito ginawa ni Yormisco Moreno para lang sa center of attraction. Ginawa po niya ito para sa taong bayan at kapaki-pakinabang po talaga ito. Malaki po talagang masisavings nila sa kanilang mga bulsa. Dahil ang gusto ni Yormisco Moreno ay wala ng iskwami dyan sa City of Manila. Kasi nga, napaka-idol niya po yung Prime Minister ng Singapore na si Mr. Lee Kuan Yew. Kaya nga po ay talagang nagsusumikap si Yormisco Moreno sa kapanahunan niya, pinangutang niya ang mga batang Manilinyo para sa mga building, kondominium, ospital at paaralan para sa mga batang Manilinyo. Pero ito na po ang nangyari ngayon. Napakarami na sanang nakinabang sa mga proyektong ito, lalo na po yung mga iskwami, mga informal settlers na gusto talaga yung maganda at maliwalas na bahay. Pero bakit hindi po talaga ito na ipamahagi? Tapos na po ito. Ayon po kay Yormisco Moreno, kulang lang po dito is yung taong maninirahan sa mga condo unit na ito. Kita naman po natin na mukhang wala talaga silang balak o plano na ipamahagi sa mga Manilinyo. Kaya konting tiis lang po, antay-antay lang po tayo sa pagbabalik ni Yormisco Moreno dahil siya na mismo po ang magmudmud nito o mamimigay sa bawat mga Manilinyong mga iskwami or mga informal settlers. Kaya napakasakalam talaga ng ating butihing Yormisco Moreno. Walang katulad na mga ibang public servant dyan na talagang pabaya sa kanilang mga tungkulin. Kaya po, please naman po, Yormis Choice po tayo. Vote Street po tayo. Mula kay Yormisco Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, sa mga congressman at mga city councilors. Huwag po natin hahayaan na mayroon pong makamanalo o makasali sa kanilang ticket na kabila. Kaya Vote Street po tayo para sa muling pagbangon ng City of Manila. At pakikomento ng iyong mga opinion at reaksyon sa comment section na kung bakit hindi pa ito naipamahagi at anong opinion niyo kung ano po ang kanilang mga dahilan. So for now, I'm Gan Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Look at pagpalain kayo ng Bongbong Kapal. Manila! God first!